Pero hindi naman namin sinasabi na medyo ano yung execration. Ang ibinaano lang namin, yung pickings, kumbaga, doon lang kami dumidepende. Pero eto na nga, ang ating game number one ng Best of 5 Series, Grand Finals, execration sa Blue Side, Red Side naman ng Onyx PH, Y Sakimi, Yuki naman sa Joehead, J4 da Natalia, Oh My V, para sa Atlas at Iaknu sa kanyang clone. Yun, at sa kabilang banda naman dito, mga kaibigan, for the team execration, isa din sa crowd favorite natin, si Just ML, Esagitnu for this Uranus, Evermax naman dito for Farsa, Benny Cutie for Kaja, Chaknu for Kufra, at Hate naman for the Hayabusa, mga kaibigan. Pero to, naupo si Onyx J dito, maaga-aga ang pag-rotate, hinahanap-hanap lang, pero nag-vision lang din siya doon, no? Etong maganda dito for, ano, for Di Natalia, yung information na kaya mong i-provide sa yung teammates, napakalaki na, napakahalaga. Kasi kung titingnan mo, alam nila na ngayon pa lang nagbabuff totally ang execration. If ever, pwede silang invading dun, di ba? Uy, na-reset lang yung yung serpent, mga kaibigan. So, tingnan natin kung ano nga ba ang gagawin. Pero magandang vision yun, ha, for the team of Onyx PH, kasi nakikita nila. Pero ang problema, level 1 lang si Jay. So, dito naman sa execution, kailangan lang nila natapusin to as soon as possible. Kasi pag hindi nila natapos to as soon as possible, mahihirapan sila pagdating ng late game. Kasi two marksman setup yan. Claude Kimi, masakit nga yan, no, mga kaibigan. Masakit yan, sir. Comeback is real yan kung sa Onyx PH pagka hindi agad natatapos to ng execration. Pero eto na, naupo. Tamang panindig balahibo lang muna. Siyempre, flicker out kagad. Huwag mo nang tipidin kaysa naman ikaw ma-first blood. So, tamang play safe lang. Then on both sides, execration at Onyx PH. No, maganda tong laban na to, mga kaibigan. Barilan lang, oh. Talagang clear-clear lang yung dalawa dito. And Hate level 4 na rin naman. Ito yung medyo maganda kay Hate, eh, no? Ang bilis niya magpa-level. Mm-hmm. Sobrang mabilis niya magpa-level. Lagi siyang angat pagdating sa level dito. And mukhang si Oh My V, makikita nating dadapa nga. Tingnan natin kung mabubuhay. Shadow kill agad ang binigay dito. And first blood na hukap. Nauna pa. 1-for-1 trade. Nauna pa din doon sa kabilang banda sa middle lane, mga kaibigan. Sabagay si Etomax lang ang nag-hold ng middle lane doon ng execution. So napalaban against the two. Pero dito naman, mga kaibigan, may madadali. Pa dito, ayun, si Iaknu's been taken down. For that, 2-for-1 ang ating score kagad in favor of execution. Nako. Grabe naman yung exit dito. Hindi pa papatalo, mga kaibigan. Nakikita natin kung paano nga ba ibabalik si Hayabusa dito sa ating meta. Pero nako, tingnan natin paano nga ba nila i-execute na maayos to yung top lane. Sinadukil na para ma-clear yung mga minions. Binabantayan niya na si Iaknu kasi yun din yung pwede maging damage. Source of damage sa Onyx PH. Tama. So, dyan. So this time, nakikita nyo naman si Iaknu nasa top lane. So hindi siya funnel, Claude. Ang 1-2-2 rotation ang ginawa dito ng Onyx PH, middle lane ng Kimi, and on for the execution sila ang naka-funnel so far, 1-3-1, mga kaibigan. Pero eto na, naupo si Yuki, pero may Divine Judgment pa yata yan. Nope, unstoppable force. Eto na, Divine Judgment, lumampas lang si Chaknu ng konti. Benny pa yata dito, turnaround pa for that micromanagement coming in from Yuki. Naka-trade pa for 1-1 ang ating score, pero oops, naupo. Eto na, fatal links pa to. Naupo, aray, dali ang tatlo. Dalawa, mga kaibigan, sabay rekta, ulti pa. And for that, 3-4-1 trade ang nangyari. Onyx PH is now on the lead for that fights, mga kaibigan. Nako, maganda nga ang galaw talaga na pinapakita rin ng Onyx PH. Talagang di pa patalo. Katulad ng sinabi ko sa inyo, mainit-init pa talaga itong Onyx PH kasi galing silang lower bracket, eh. So talagang yung gigil nila nandoon pa rin sa laro. Mm-hmm. So nako, tignan natin yung top lane natin dito. Sagitnu laban din sa isa sa mga players, pero mukhang makukuha na ni paring Jay ang lahat. Unstoppable force para naman dun sa isa, pero Yuki ang naiwan din. Atalbogan pa nga, binigay lahat ng damage and napatay ni paring Etomax. Magkakataong ito, Rocket tumama dun sa dalawang players ng execration. So isa lang pala yung napatay nila dito, no? So 4-4 ang ating score, mag-aapat na minuto sa ating Land of Dawn. Tingnan natin, wala pa masyadong hindi pa malaki yung yung kalamangan dito ng Onyx PH. Kayang-kaya pa yan, pero yun, shadow kill. Grabe na naman, mga kaibigan. Another one si Iaknu din, nabigyan dun sa top lane against Sagitnu himself. So bagay, may execute yan, pero hindi ko rin natin napansin, no, paano niya nakuha yun sa middle lane. Ganun din, killing spree din kagad dito para I Hate. For that, 3-0-2 ang standing score niya dito on the other side. Onyx PH medyo nahihirapan lang, mga kaibigan. Etong problema for the Onyx PH naman, for their side naman, puro mga item dependent sila. So kailangan mo na dito magka-item Claude at Kimi. Mga, kung hindi katulad dito ng execration na most likely si Hate dito mag-level 4 lang, may damage na. Eto Max for the Farsa, ulti lang kailangan dyan, may damage na, diba? So bonus na lang pag nag-item. Ayun.
Tumama, Iyakno will go down sa kamay na naman ito, Max, dito, mga kaibigan. And mahirap din for the team ng Onyx PH na meron silang kadyang pinakawalan sa kamay ng execration. Mahirap talaga yun para sa kanila. Pero dito, mga kaibigan, nakita na nga si paring Chakno. Napatay din, and Jay will get that kill. Pero sa gitno, binabantayan si Onyx Wise. Tinitira-tira pa dito ng mga ano, ng mga letter O na kanyang mga vape trick, mga pang-vape tricks na dito. Pero oy, napatay pa din, mga kaibigan. Feather airstrike para sa kanya. Fatal Links nag-connect na din. Pero oops, mamamatay nga bating na natin sa panglawang pagkakataon. Shadow kill, nakatakas pa rin. Pero double kill na naman. Si Toto ito, Max. Dito, mga kaibigan, nagpapakita talaga even though he's support 4, I mean position 4. Boss dito has been requested by the side of execration. So, nako. Mukhang mainit ang land of dawn natin dito, Kuya Herb, so far. Eh, kung titingnan natin, 2K gold lead in favor of execration against this Onyx PH, 13.3K pa lang din ang kanilang gold. So, sayang di natin na-open yung item so that we can analyze their item composition. Pero so far, nako, eto maka-execration. Nandun yung sinabi mo eh kanina, no, pre, na ano, na item dependent talaga yung team ng Onyx PH dito. So, katulad ng sinabi ko kanina rin, bago mag-start yung laro, na as early as possible, kailangan tapusin na ng execration to. Kasi pag dumating yung late game, yes, may kaya silang panghuli. Pero kasi iba pa rin yung kayang ibigay na damage nung Kimi tsaka Claude. Oo, tapos meron pa silang Natalia. Pagka late game, nga yan, masakit-sakit to. Kahit ako, iniisip ko lang din. So, sa bagay, habang early pa, habang maaga pa, i-maximize na ng execution yung lead na nakukuha nila. Huwag na nilang bigyan talaga ng space total yung Onyx PH. Dahil makahinga-hinga lang tong Onyx PH for sure, mga kaibigan, makakabawi tong Onyx PH against this execution. So, nasa kanila to, paano nila ipe-perform yung consistency sa kanilang team. Pero yun, nakuha si Wise, nakakuha pa din ng Onyx buff doon. I think, nakampante naman sila doon na hindi nila chinek na meron ding tao doon sa bush na yun. So far, turtle na lang ang kukunin ng execution. Pero malit lang yung kalamangan, ha? Sa ano, mga 1,000 o 2,000 lang. Oh, 2,000 nga yung kalamangan dito. So, si Jay, nakita niya na si Benny Cutie na nandun. So, nag-aabang. So, tingnan natin. Si Hate naman, level 10 na rin. Feather Airstrike, binigay na naman dito, mga kaibigan. Quad Shadow pa nga rin para kay Hate. Shadow kill agad para mapatay. Pero makabalik pa nga siya dun. Mega kill para sa kanya. Pero Onyx Jay, hinanap si Etomax. Mapapatay pa nga ata. Oops, tinamaan ng Rocket. Hindi pa tapos. Double kill para kay Wise. Pero dun sa top lane, nagkakabakbakan yung dalawang malupet. Mga kaibigan, talaga namang gusto niyang mangulit dito kay paring Iyakno. And sa gitno, maepa nga rin, tignan natin, medyo masakit na rin yung damage. Mukhang lalayo na lang dito si Iyakno. Lalayo yan. Na lang. BMI out na lang din muna, mga kaibigan, for that. Uy, talagang gustong ipilit ni Kuya sa gitno dito, laban kay Iyakno. Naku po, parehas naman din ng NU. Disengage, tatlo ang makikita nila dito. Naku, ito pa si Oh My Venus. Unstoppable force, ejector pa, pwede. Pero here comes Hate. Naku po, naku, nadali na bait. Very sigil for the shadow kill, monster kill. Para I Hate, another laban na naman, mga kaibigan. Fatal Links, ayun sa pool, sa top. Pero yun nga lang, apakasakit. Hindi yata magsusurvive dito sa gitno. Pero another one, pasok si Oh My V. Oh Uy, no, Oh My G. Pero another one, ako po. Ang kadena ng ginto, umatake na naman for that kill. Tatlo ang patay sa side ng Onyx PH. Ito pa, another one, si Natalia. Ako po, where to go? Nakita, oops, nakakitaan. Pero nawawala ulit. Ayun, tinamaan na naman, mga kaibigan. Ayan na, papang. Ang Bertod ng langgam, inatagpuan mo na dyan, mga kaibigan. So, for the execration, madami silang napatay dun sa clash na yon. Walang napatay sa team nila. So, dire-diretso talaga ang kalamangan. Yung pera, biglang angat sa 3,000. Pero eto na nga si paring Yuki, nakita pa rin. Feather airstrike na ibigay. Pero uy, lalaban pa rin yung 3 players dito. Ah. So, mukhang out na lang din. Si Sagit, no, ang laking tulong niya para sa team niya ngayon. Ah. Ang laki ng space, eh, laking no? Laking space na napoprovide niya. Akalain mo nga naman yun, mga kaibigan. Pero grabe, isang shadow kill lang, mga pre. Patay kagad si Wise, and another one. Set up play for Chunk with that bouncing ball. Patay din si Iyakno doon. Mga kaibigan, for that, Tekken Tower pwede, pero no. Pwede pang umobjective lang ng Turtle, or rather, paliitin ang base ng Onyx PH. 18-8 ang ating score with 8-minute game time. Naku po, pwede rin wag nga nila kunin yan, maging Lord na eh, no? Fever. Pwede. Pero kaso, mas okay na kuhanin mo nila yung buff para magamit ni Hit yung buff. Yung buff ng Turtle, para ma-maximize niya, plus pera pa rin yan sa kanila. Yun. Tuloy-tuloy niya lang yung ganung, mabibigyan niya yung mga team dito ng Onyx PH. Pero, nandun kasi yung takot pa rin ng execution na if ever magkaroon man sila ng error, at makapatay dito yung mga, especially Iyakno. Pero ngayon, 0-4 kasi siya eh. Siri-4 kasi si Iyakno, kaya hirap din siyang umangat. Though meron naman siyang bounty, pero si Etomax din, maganda yung pinapakita. Hindi rin siya mapatay ni Onyx J, kasi lagi nakabantay din si Benny Cutie. So maganda nga naman yung para sa kanila. Speaking of bantay, talagang angat kong angat
dito yung ginagawa ni Benny para mahuli na kay Onyx J talaga yung ano din ngayon, kay Onyx J yung pressure ngayon ng Onyx PH kasi siya yun lang yung nagpo-provide ng space, hindi makapag-farm dito si Iacno, hindi na makapag-farm si Wise na maayos. Eto na nga lang mga kaibigan na, may damage na yata si Sagit no mga pre, pero no! Oops! Ang layo ng BMI noon, pero sa middle lane, ito na, ako po sa akin! Napatay pa! Yun lang, akala ko. Napatay pa! Nako, mga... Pinipilit kasi nilang puntahan si Etomax kasi si Etomax yung nakapagbigay ng damage. 836 si Etomax, oh. So ibig sabihin, malaki na yung or marami na siyang core items dito. Item check nga tayo para kay Etomax direct. Sige, tingnan natin. So Lightning Truncheon. Okay na din, talagang may hirapan din silang patayin dyan. Tapos cooldown reduction plus the physical defense naman for this Dominance Ice. Pwede rin mga ibigay, parang hindi siya nababurst kagad if ever. Siya ang target, napansin niya din na siya palagi ang pinapapak dito ng ng Natalia. Naku po, si Etomax, punk, dali ka! Mga kaibigan, na shutdown din sa wakas na huli. Doon si Kuya Etomax natin for that. Malaking kawalan nga naman yon for the damage output. Makakahingay nga ang Onyx PH so far hanggat wala dito sa Etomax. The Feather Airstrike damage kasi, yun ang isang napakasakit o napakahirap kalaban sa Farsa. Kasi napapatakbo ka niya kahit na ang layo ng distansya, nakapag-zone out na hindi na niya kailangan lumapit. Tapos yung vision. Mm-hmm. Yung vision. Yung vision pa, na kayang ibigay, na kayang i-provide. Especially kung sakali magkakaroon sila ng dito, na ng Sanctuary Lord. Magagamit at magagamit nila yun. Kasi pagka, ito na nga yun, mga kaibigan, na-ejector pa si Sagit, hindi na kinaya yung damage, pero buhay pa rin. Boom. Ito, links na, connect dito para mapatay si Mae. Doon, oy, sa top lane. Umiisa-isa na mga kaibigan. Pero yun lang, ako po sinaglitan si Onyx J ba? Yun, tinamaan lang din for that shurikens, ladies and gents. 2-1 na natin. Ultimate. Oops, nga lang, wala nang ano. Si si Benny, wala nang Divine Judgment si Benny dito. Naku po, si Eto makakabuhay lang yan, sumakabilang mapa. Pero sinusundan ni Yuki, ladies and gentlemen. Pasok, ang bata, hindi pa rin tapos. Oy! Patay ka ulit, ayun, yun lang mga kaibigan for that good. Risk take down for Yuki, mga kaibigan. Napatay nila, pero si Chakno, ayun naman pala't nag-aabang doon. Ito bouncing ball, pero ejector lang. Si Kimi doon, napaiwan na lang din sa Dreams for that. Teammates, pwede mag-lord dito ngayon ng execration, ladies and gentlemen, for this Yuki. Trying to escape against Chakno. Together with Oh My Venus, nako po. Hahabulin, natin, hindi titigilan. Akil, still akil, mga kaibigan. Ayun, na shutdown. Meron pa nga mga kaibigan sa Gitno, laban kay Iacno, mukhang tatakbo na lang siya dito sa pagkakataong ito and pwede sila mag-Sanctuary Lord. Pero gusto kasing kumawala ng Onyx PH dun sa pressure na binibigay ng execration, which is kanina. Pero uy, si Benny Cutie nakakita na naman ng pwedeng patayin dito sa bottom lane mga kaibigan habang sumasama pa si Paring Hit. So si Jay dito, speaking of pressure, nasa kanya nga kasi siya yung nagbe-break nung rotation ng execration, siya yung nagbibigay ng vision for the Onyx PH para malaman nila kung nasaan yung mga kalaban. Exactly. So, tingin mo ngayon, di ba? Wala silang chance ang lumapit dyan. Pero dahil nga, meron silang Natalia, nakikita pa rin nila yung galaw ng Onyx ng execration. Alam niya ito, Mac. Ako po si Jay. Uy, si Iacno. There's an off-cam kill para sa damage dealer ng Onyx PH. And for Jay, talagang gala-gala lang. Oy! Ay, parang ito po! Ang Diyos ko na yung Ginoo! Lumaban na lang pero na-stun mga besties! There's a silence or oops, a miss! Benny lang din naman back up! Ayun, that finishes the life of Natalia. Pwede na mag-lord, I think? Or... Pwede. Tapos by time lang to. Uy, kaso nabigyan dito. Fatal Links! Tapos in-chain! Hindi na bumaba ng ano! Dalawang beses! Hindi na bumaba ng ano, pre! Ano yun? Lupa. Para ang binalibol nga doon, no? Pinagpasahan! Pinagpasahan sila dito! Outsu, sakit nun! Sakit nga naman nun. Binigay mo lahat tapos pinagpasahan ka lang mga kaibigan. So maganda pa rin namang buy time yun for the side of execution kasi hindi rin napansin ng Onyx PH na habang nangungulit dun si Mae, nangunguha sila ng objectives which is the Sanctuary Lord na manggagaling sa top lane. No. So depensahan lang nilang execution to. Feather Airstrike lang dun sa sa pwesto ng Sanctuary Lord magiging successful to para sa kanila. Mm-hmm, tama. If ever naman na hindi maging successful, baka yun naman yung pagkabalik ng Onyx PH dito sa lead, di ba? Bali mo, makasundot pa and mapatay pa nila yung damage dealer na si Hate. So, tingnan natin. Pero 12-06 pala siya. 12-06 pala si Hate. Walang death mga kaibigan. Grabe naman ang KDA score din. 12 kills, 6 assists, 6 assists, so we'll see kung hanggang saan pa makakarating this time ang pag-early game ng execration. Pero eto na ang Lord, my friend, Rocket dito. Sakit. For Kimi, binitaw na. Nako, lumilit na ang base dito ng Onyx PH. Natalia, manggagaling sa likod. May pinaplanong masama.
mamumulis to sa likod if ever, pero yun nga lang, babasag na ang execution. Pumasok na tatlo, Catches 3, pero ulti lang din mga pre. Oy, so eto, Max dito, Iyakno for that burst coming from Hate. Onyx pero J. Si Onyx J ng babae time lang. Teka lang, kasali ako sa laban. Mga kaibigan, wala yatang mababasag na Tori dito. Oh, ang execution sa middle lane, pero si Oh My Venus doon, hindi na naka-uwi. Another oh, one for Hate. Mga kaibigan, si Wise doon na, patay from Hate. Ito si Onyx J sa likod. Mga pre, nang stock lang ng isa, pero who's going to defend their base? Na. Oh no! Boom! Oh my G, and the game number one will go to Execration. Grabe.